Nako, eto idol, ngayong Biyernes sa una nating kaso, magbibigay tayo ng mensahe sa mga girls na mahilig sa gwapo, ha? Pagmasdan yung mabuti ang larawang ito. Yan si Juan Paulo Fernandez, aka Paulo Fernandez. Isa po siyang model na animoy malaginto ang mga porma dahil 180K ang nahukay daw niya kay ate. Matapos daw makahalukay ng 180K, bigla na lang daw natunaw ang malagintong forma ni kuya. Ngayon tuluyan na siyang naglaho na parang bula. Paulo Fernandez, manluloko ka. Binigay ko sa'yo lahat ng natiwalaan kita. Lahat ng ipon ko na sa'yo, bumili pa tayo ng motor. Para saan? Sabi mo para sa business. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Ibalik mo lahat ng pera ko, pati gamit ko. Sir Rafi, tulungan niyo po. Mabawi yung gamit ko. Pati po yung pera ko, Sir Rafi. Tulungan niyo po. Umahanap si Paulo Fernandez po. Bago natin kausapin si Ma'am Camille Castro, kanina po nagbigay na si Chang Marks ng babala sa lahat ng mga girls dahil ito nga pong ireklamo ni Ma'am Camille na si Sir Paulo ay nakatangay sa kanya ng napakalaking pera, 140,000. Ma'am Camille, magandang umaga po. Hello po, Sir Rocky. Good morning po. Paano niyo po nakilala itong si Mr. Paulo Fernandez? Actually, sir, nagkakilala lang po kami sa dating app po. Sir. Paano po nag-umpisa yung inyo pong relationship? Bali po, nagkakilala po kami sa dating app, tapos nag-meet po kami. Okay. Then after po nun, nanligaw na po siya, Sir Rocky. Paano niyo po kayo niligawan? Dati po kasi akong admin officer po sa isang dental clinic sa QC po. Okay. Tapos po, lagi po siya nandun, sir. Nagdadala po siya ng food. Ganun po. Naniligaw po siya. Opo. Okay. In fairness, nagdadala ng mga food. Anong klase mga food naman? Mga ano, sir. Pang lunch po. Ganun. Okay. Mga fast food po na food. Because of that, napalapit po yung loob niyo sa kanya. Kumbaga, nabighani po kayo. Dahil opo, sir, sa kanyang kabaitan. Sa kanyang pagiging yes, thoughtful. Opo, sir. Gano'ng katagal po, ma'am, bago niyo siya sinagot, yung pagpupunta-punta niya sa office niyo at pagdala-dala ng mga food? Bali, sir, nagkakilala po kasi kami parang September 18 po. Tapos October po, yun na po yung parang dire-diretso na po yung relationship namin. Okay. Then November po, sir, nag-live-in na po kami. Mabilis yung pangyari. So, yes, nung mag-live-in kayo, mabilis po. Ano po yung mga kaganapan o mga hindi magandang pangyari while kayo po ay nagli-live-in? Bali po, nung November, sir, nag-start na po kami mag-live-in. Doon po sa bahay nila sa may Bulacan, sir. Tapos po, bali, nagka-problema po sila nung sister niya. Kaya po ang nangyari is, nag-separate po kami ng bahay. Bali, nag-apartment na lang po kami. Sa Bulacan area din po yun. Ma'am, medyo pass forward tayo. Doon na ay, po okay sa po. Pera. Nasabi niyo 140,000. Bali po, yung sa 140,000 po kasi, sir, nag-deposit po ako sa account niya dahil po sa motor, para po pambili ng motor. Niya? Dahil po namin po, sir, kasi po nagbi-business po kami ng churros before, dyan po sa Manila, nagbi-deliver po kami. Tapos po, sir, ang kailangan po kasi namin nun is service dahil wala nga po kami service pang deliver. So, ang ginawa po namin is naglabas po kami ng motor, which is Yamaha X-Max nga po. Pera niyo po lahat yun? Bali, nag-down lang po kami, sir, kasi hindi po namin siya kayang i-fully paid. Ang nag-fully paid po nun, sir, is yung sir po niya na sundalo po. Yun po yung nag-fully paid ng 260,000 dun sa motor. Sino po? Kamag-anak niya? Hindi po niya kami. Bali, sir, kasi dati nag-training po siya ng pagkasundalo. Ah, yung sir yun niya. Po. Okay. Opo, sir. Opisyal niya sundalo. Magkano po yung nailabas niyong pera? Ako po, sir, ang dineposit ko po sa account niya is 140,000. Tapos nag-add po siya ng 10,000 para po pang down dun sa sir po niya na 150,000 po. Okay, so in the end, ano nangyari? Bali, dun kami sa sir niya po, sir, nagma-monthly ng 18,000. Twice na po kami nakapagbigay ng monthly. Ako din po yung nagbayad, sir. Pera ko po. Tapos po, nitong February lang, sir, February 17, sir, nagpadala ako sa kanya ng 24,000. Bali, yung 15,000 dun, sir, is pang down dun sa motor, pang monthly po namin. Tapos yung 9,000 po is pang paayos daw po ng motor kasi may sira nga po.
Dahil ang plano nga po namin, sir, aakit po siya ng Baguio ng February 18 po. At ano nangyari? Natuloy ba yung pag-akit sa Baguio? At hindi, anong gagawin niya sa Baguio? Bali po kasi, umuwi po ako dito, sir, sa Baguio kasi po para po sana magbakasyon dahil nga po medyo naging toxic po yung relationship namin dahil marami po ako nalaman about sa kanya. Tulad na? So, actually, sir, ano po, ilang beses po siya nahuling ng bakla po. Yun po. So, kinumpranta mo siya dyan and then, ano pong sinabi niya? Kinumpranta ko po siya, sir. May mga screenshots po ako nung conversation nila nung gay po. Hindi naman po ako against dun sa bakla kasi alam ko po na pineperahan lang din po siya ni Pao. Yun po, may conversation po sila together na binigyan niya nga po si Pao ng 15,000 that night. Ma'am, nagkahiwalay na kayo ni Mr. Fernandez? Opo sir, bali po wala po kaming, hindi po talaga kami yung talagang totally na naghiwalay po kasi nang ghost po siya sir. Oh, nang ghost, sige. Sir Paolo, magandang umaga po. Magandang umaga, Idol. Po, Sir Paolo, sa kabilang linya, si Ma'am Camille, gusto niyo po siyang kausapin, pwede kayo mag-usap. Ma'am Camille, ito, na-contact po namin si Sir Paolo. Usap muna kayong dalawa, Ma'am Camille. About sa issue na sinasabi niyong 180,000 pesos, paki-explain naman kung saan na, paano napunta yun sa 180,000 pesos. O, diba, yung 140,000, binigay ko yun, nilagay ko yun sa account mo mismo. May resibo ako na may deposit slip ako noon. Okay. Actually, marami yan, pero yun lang yung may resibo ako. Tapos, meron akong pinadala sa'yo, nito lang, na 24,000. Alam mo yan, pangalan ni Inchang yung nandun sa GCash. Idol, nung time po kasi na pinadala yung pera na yan, nakabenta po siya ng lupa from Baguio. Okay. And yes, then po, nung time po na yun, wala siyang account na pwedeng pasukan ng pera kasi nga po is parang BPI lang po ata yung account niya. Okay. Then, pinasok niya po sa akin through BDO na 140. Idol, nag-finance kami ng motor dun sa friend namin nakakulungan. Kasi po gusto niya daw po mag-upgrade, so naglabas po kami ng 60,000. Yun po yung ginamit na pera niya. Tinanong ko po siya, ito lang, nag-usap po kami niya ni Camille, last 2 days ago. Sabi ko po, hindi mo ba sinisingil yung pininansa natin ng motor? Sabi niya po, hindi niya daw sinisingil. So expected ko po, nung naghiwalay kami, sinisingil niya po yun kasi 60,000 po yun eh. I mean, almost 70 pa po. Sir Rafi, bali po yung sa 60,000 po na yun na sinasabi niya. Actually, sir, meron pa po akong binigay sa kanya na 35,000 at saka 47,000. Pero wala na po kasi akong receipt noon. Yun po yung pinang-finance po namin dun sa kay Kuya Ian po, dun sa friend po namin, about dun sa motor po na pang-upgrade. So, iba pa po yung 140,000, sir, na pinambili po namin ng X-Max, sir. Okay, so magkano po lahat-lahat, ma'am? Ang pinaka-total nun, sir, is nasa 230. Pero ang sisingilin ko na lang po sa kanya is 180. Kasi yun na lang po yung may resibo ako, sir. Sir Paolo, pakibalik na lang daw po yung 180,000. Babalik ko po kung may utang naman po talaga ako. Eh, kaso, sir, nung time po na sinasabi niya na diniposit niya sa akin, siya rin po nag-withdraw nun, hindi po ako. Meron pong footage siya dun sa pinag-withdrawan niya na siya po yung kumuha, may kasama siyang babae. Hindi po ako. Ma'am, pakisagot lang po, ma'am, na... Ito po, sir, ah. Pinasok na nilabas niya rin daw? Opo, sir. Pinawithdraw niya po yun, sir, sa akin kasi pupunta po siya ng Pangasinan para kunin po yung motor doon sa sir po niya. Kasi sa Pangasinan po ni-release yung Yamaha, sir, yung motor. So, doon niya po dinala yung pera, sir. Meron din po akong resibo, sir, na nag-deposit po kami ng 50,000 doon sa sir po niya. Sino po yung sir na yon, Mr. Fernandez? Po sa Tagig po, kapitan po. Si Captain ho ba, straight o gay? Straight po. So siya yung tumutulong at opo. Nagbigay ng pera sa inyo. Okay, sige po. Like yung mga passes po kasi po, ECQ po, di ba? So opo. Kailangan makaluwas sa ganito, kailangan makaluwas sa ganyan. Siya po yung nagbibigay. Idol, sagutin ko lang po yung sinasabi niya na 180. Kasi kung may 180 po na utang, Idol Rafi, dapat po may kasulatan. First po, yun po, di ba po? Sir, napakagaling niyo po, sir. Pwede na siguro kayong mag-practice ng law kasi alam niyo po kung paano kayo lumusot, okay? Of course, hindi na niya naisip na magkaroon kayo ng kasulatan because at that time, sobra-sobra ang trust niya sa iyo sapagkat nabighani siya sa iyo sa iyong kagwapuhan. Kaya nawala na sa kanya yung bang magkaroon ng isip na, teka muna, kailangan ng kontrata dahil pera ito, malaking pera ito. Nawala na sa kanya lahat yun because she was in love with you head over heels, kung tawagin. At yun po'y napagsamantalahan nyo. Pasensya na, sir, sa word, ano? At saka, by the way, sir, straight talk to, lalaki to lalaki. Hindi po maganda
nang nagagamit niyo po inyong kagwapuhan para mamera sa mga babae at the same time mamera sa mga beki. By the way, opo, sir, another, may dagdag ko, sir. May mga stop kami sa TV5 na mga beki, opo, na takot lang po magreklamo dahil ayaw nila maglantad at ayaw nila mapahiya. May problema din po sa inyo. Sila din po ay naanuhan nyo rin. Hello po, medyo sir na, medyo na stylean nyo rin. Sir Rappi. Stylean. Sir Rappi, parang gusto niya po sabihin is ibalik ko po yung 180 simula na nagsama kami. Sabi ko, hindi naman po pwede yun. Kasi po ako po, inalis ko po lahat yung like modeling, event. And then ako po nagbabayad ng mga arkilan ng sasakyan pag gusto nila lumabas. Sir Rappi, grabe naman po. Sa papumatapang, ni isang sorry nga po, wala akong narinig sa kanya. Alam niyo po, Sir Rappi, ilang beses yan nung nagmamansari kami, sinasurprise ko siya sa relasyon namin, Sir Rappi. Ako yung lalaki. Ako yung nagbibigay. Helmet, binilang ko siya ng helmet kasi gusto niya. Binigay ko yun sa kanya, Sir Rappi, kasi mahal ko po siya. Gusto ko na po siya matuto ng lesson niya na tama na po yung panloloko niya, Sir. Kasi grabe po, ginoast niya ako. Kung hindi niya po intention, yun, Sir Rappi, bakit hinintay niya muna magpadala ako ng 24,000 bago niya ako i-ghost? Correct. Agree. Diba, Sir Rappi, ibig sabihin, Sir, intentionally yung ginawa niya, intentionally. Camille, ulitin ko ha, nakipag-usap ako ng maayos, hindi ako nagtago. Pao, hindi ako nagtago ka, bigla ka nang wala. Ilang beses kitang kinonta, nag-reach out ako sa'yo, sa mga kapatid mo, lahat ng kaibigan mo, minessage ko. Pero ito, anong ginawa mo? Ang nangyari, Camille, is nung time na nakakita ko, di ba sinabi ko sa'yo, naharang ako na aksidente? Which is hindi totoo. Ayaw mo totoo, makipag-video call sa akin, di ba? Ako record. And then, sinasabi mo naman na yung sa kuya mo, kinokontakt nila, na-contact nila. Kaso, ang ginawa nila, pinost nila through social media. Hindi ka namin pinost. Magbigay ka ng screenshot na pinost ka namin. Nag-message ako a few and friends. And then, yung mga dun sa nag-message, mga friends. Nag-message kami through your friends para ma-reach out ka namin dahil nagtatago ka. Ni isang text, wala akong na-receive sa'yo, Pao. Ni isang text. Hindi ako nagtatago. Grabe kasi yung ginawa mo sa akin. Hindi mo ba alam, ha? Ma'am, excuse me, ha? Attorney Garrett Tungol? Yes, sir. Yes, sir. Nakamonitor ka sa pinag-uusapan ng dalawa? Yes, sir. Mukhang may accusation na pinirahan daw po ang ating complainant. Nagamit ni Sir Paolo yung kanyang kaugapuhan na para ma-inlove itong si babae at itong si babae, yes, bigay ng pera kay lalaki. Ngayon, nakita ni babae na very clear na sa kanya na mukhang naisahan siya at naloko. Ano ang stand ng batas dito? Okay, sir. Sa ganitong cases, it's always a toss-up between qualified theft or estafa. Ang difference lang po kasi ng dalawang yon is sa qualified theft, kinuha yung pera mula sa'yo dahil pinagkatiwalaan mo siya with the possession of your bank account. Mm-hmm. Ang estafa naman is binigay mo sa kanya yung pera dahil siya ay nagsinungaling. Mm-hmm. So, there is the difference of the money was taken or the money was given. Yun po ang crucial question dito. Ang nakikita ko po sa kwento ni complainant is that binigay niya yung pera. So I would say that in this instance, it is estafa. The crime is estafa. Estafa. Okay. Ano yan? Ilang counts? Kasi tuwing bigay, nakailang bigay ata si ma'am? 2 or 3 times? Each bigay is 1 count. Am I correct? Yes, sir. That is correct. Every time na may false pretense na sinabi niya na I need the money for this, pero hindi naman, that is 1 count of deceit. That is 1 estafa, Sir Rafi. Okay, sige. Ilan taon ba ang estafa? It would depend sa amount, Sir Rafi. No? Pero based sa computation, sa preliminary computation of 180,000, it would not be so long, Sir Rafi. Siguro 4 years lang yan. Expression correctional. So, Attorney Garrett, ang all she has to do, si Ms. Camilis, pakita niya mga resibo, yung mga bank transfer sa account nitong si sir. Yes, sir. At yan ay pwede nang gamitin na evidence sa korte. Tama? Ang effective po na evidence, yes sir, before the fiscal is yung withdrawal slip or yung bank online transfer. Bank online transfer. Na meron naman si Ma'am Camille. In fact, pati mga conversation, meron yes, din. Yes, kung ano ba yung ginamit na representation para ilabas yung pera na yon, maganda rin pong ipakita yun. Okay. Thank you, Attorney Gary Tungol ng Axia. No yes, party list. Ma'am Camille. Yes, po, sir. Pwede ko kayo magdemanda ng staffa. Tutulungan po namin kayo. Yes, kami po magpipinance doon po sa legal battle ninyo. Yes, po. Okay, pero bago po ng demandahan, sige, usap po kayo for the last time. Tingnan natin kung kaya panghilutin to o hindi. Sir Paolo, for the last time, bago po magdemandahan, mag-usap kayo ni Ma'am Camille. Go ahead po, Ma'am Camille.
Sige, ulitin ko lang, hindi kita ginose, una. First, hindi kita ginose. Naalala mo nung tayo na may mga kung ano-ano death threats or mga message na nagme-message sa atin, kaya tayo nag-alis ng number. Tanda mo? Yun, natanda mo nung nagsasama tayo, may mga death threats, may mga... Talaga ba? Alam mo, minahal mo ba talaga ako o pera lang talaga habol mo? Di pera kasi kami. Ano, kasi kung pera, ano, may mahihita ka sa akin kaya ganyan yung ginawa mo. Kami, nakita mo na may ibibigay ako sa'yo pa o, kaya ginanyan mo ko. Ni isang sorry, wala akong narinig sa'yo, ni isang sorry. Ikaw pa matapang, nasabi mo, ide-demanda mo ko. Hindi ako matapang. Pao, ang mali ka mo, siya anong ating ganyan. Alam mo, naawa ako sa'yo. Sana patawarin ka ni Lord sa lahat ng mga ginagawa mo ganyan. Magbago pa. Nagbago ako, Kabin. Simula nung naghiwalay tayo. Pao, magbago ka, magdasal ka. Para abahan ka naman sa mga ginagawa mo. Camille, hindi mo alam kung anong iniwan mong depression sa akin. Isang buwan, Pao, isang buwan ako na-depress. Hindi mo alam yun. Tapos, magbabalita ha, mag-chat ka. Ikaw pa galit. Hindi ako galit. Pao, ang ginawa... isang sorry, wala akong narinig sa'yo. Ito, may isang sorry, tandaan mo yan. Kaya nga muna. Ang side ko, kaya ako nagalit, kasi nagbi-business ako, iniisa-isa nyo lahat ng kliyente na, like yung motor, yung kasi buy and sell. Kasi nawawala ka eh. Buy and sell ko. Kung hindi mo intention ha, kung hindi mo intention na bigla na lang mawala, magme-message ka, alam mo number ko, alam mo Facebook account ko, anytime, pwede ka mag-message, pero anong ginawa mo? Diba? Bigla ka nawala. Sir Paolo, meron kang last message bago sa demandahan? Sir Rafi, pwede po is mag-complain na lang po, true personal, para mas malinawan po. Kasi ang nakikita ko po kasi dito, parang from the start po is gusto niya ipalik yung ginastos ko na nagsama kami, pati yung mga pagkain. Sir, ang ibabalik niyo lang po, yung mga cash na inilabas niya tap sa kanyang account and then itinransfer po sa account ninyo at napakinabangan niyo po. Yun lang po yun. Hindi na po yung mga pagkain. Okay? Walang solian sa mga nakain. Ang solian na lang doon sa mga perang na ibigay sa iyo dahil pinabili niyo po ng gamit dahil sa hiniling niyo po na sa in the first place, eh siya po ay mukhang nauto dito. I'm sorry, mama. I'm sorry kung nagamit ko yung word na nauto po kayo. Okay? So, grabe. Kali po yung motor po kasi binibenta niya po in buy and sell. Nakita ko po kasi. So, kung gusto niya po, para ano po, bayaran na lang po niyo 180 ko since binibenta naman niya po yung motor ng 200 plus. So, ganito na lang po. Ma'am Camille. Yes po. Monday, mag-uusap na po tayo para umpisa na po yung proseso ng pagsasampa ng kaso laban dito kay Sir Paolo. Magbibigay yes, po kami ng abogado sa inyo. Tulad sinabi ko, ako po magpipinas ng legal battle ninyo. Kasong estapa. Yes, each time na nagbigay ka ng pera sa kanya, one count of estapa. Ilang beses ka ba nakapagbigay? Kung tatlo, apat, lima, five counts. Okay. Now, one count is four years. Eh kung five counts yan, di 20 years. Eh, yes, nako, magpipiesta si Dagol at Peryong. Sabi nila Dagol at Peryong, swak na swak to sa panlasa namin. Anyway, I'm just joking. Sir Paolo, susubukan ko muna kayo mag-uusap off-air kung kaya mo ibalik nang wala ng demandaan. Pero kung hindi nyo kayo ibalik ng, kumbaga, santong usapan, then okay, santong paspasan, which is demanda. Sige po, huwag nyo ibabaw ang telepono pareho para mag-uusap kayo off-air and let's see what happens by Monday. Malalaman na natin, okay? Salamat po thank sa inyo dalawa. Sir, Madam, thank you po, Madam Camille at Sir Paolo. Kayo po mga kababaihan, sa oras na humirit ng pera ang isang lalaking naniligaw sa inyo or boyfriend ninyo, naghirit na naghirit ng pera, hindi po kayo mahal niyan. Believe me, believe you. Ang mahal niyan yung pera ninyo. Sana yung mga kababaihan nanonood ngayon. Maging yung mga Becky, nanonood kayo ngayon dahil biktima rin mga Becky. Ilan din. In fact, meron taga rito, ayaw niya lumantad. Kasama rin po siya na na-stylan, sabi niya. MJ, anong sabi ng netizens? Ay, ay, ay! Fragile Fridays ito, Idol Rafi. Si Giovanni Orcales, sabi niya, huwag po basta-basta magtitiwala sa mga taong maputi ang labas, ngunit maitim ang budhi. Ang mga manuloko at masamang tao ay pumapasok na din sa mga simbahan, tatandaan nyo yan, di ba? Si Rizel Ebrado naman, huwag magtitiwala ng gusto, magtira sa sarili upang sa huli, hindi ka ate magsisisi. Si grabe, grabe. At si Mark Pablo, eto, galit na galit, Idol, ang dami niyang comment pa iba-iba. May galit siya kay Paolo. Sabi niya, si Paolo may pogi problem, ginamit niya sa maling paraan yung personalidad niya. Ngayon,
si Peryong at Dagul ang bahala sa kanya. Ayan, Idol Rafi, ilan sa mga sabi ng mga keyboard warrior natin. Back to you po dyan sa studio, Idol Rafi.